Ang tanong, dapat bang painitin ang makina bago magtanggal ng oil? Ang sagot dyan, depende. Kung ang makina o kung ang langis sa makina ay matanda na, matagal na sobra, meron ng posibilidad na magkaroon to ng tinatawag na sludge o yung mga namumuumuong langis. Masyado nang madumi, kaya. So, mas maganda kung yung ganong, sa ganong scenario, painitin muna yung makina para lang mapaikot yung lumang langis, para lang masundo yung lahat ng mga libag-libag, mga kulakulangot, kung ano-anong sludge, para lang maibaba lahat, mapaikot, at maalis natin sa engine. Wala rin namang masama kung paiinitin ang makina bago mag-change oil. Ang sabi nila is masama daw yung masyadong mainit ang makina pag nag-change oil, dahil pag binaklas daw yung drain bolt ay malulustred daw. Alam nyo, parang mali yung solusyon dun sa problema eh. Ang solusyon para hindi malustred ang mga drain bolt, nasa kung paano ka nagbabaklas. Pwedeng isprayan mo muna ng tubig yung mismong bolt para lumamig, kasi nga nag-expand dahil sa heat. Pero hindi problema yun eh. Hindi yun ang problema eh. Kaya yan nalulustred dahil yung gumagawa, bara-bara kung gumawa. Ito, okay, masabi ko lang, yung iba, kaya nalulustred ang drain bolt dahil yung huling nagkabit, masyadong hinigpitan, hinapitan ng sobra, dinaan sa years of experience daw, gamay pwede na pakiramdam yun, maling-mali yun. Yung iba nalulustred dahil hinigpitan masyado ang drain bolt. Yung iba naman, nasasabugan ng oil, natatagasan ng langis sa highway kasi hindi hinigpitan ng ayos ang drain bolt. Kulang pa ang higpit. Tungkol naman sa gamit na oil filter or oil used oil filter, hindi ko to tinatapon. Itinatabi ko tong mga ganitong oil filter kasi itong mga ganito binubuksan ko para lang makita ko kung ano yung naging performance nila nung ginamit ko sila. And ini-inspect ko na rin yan kung meron akong makikitang damage or debris. Tapos, tinitingnan ko yung filter element sa loob. Tapos, iko-compare ko siya dun sa ipapalit kong oil filter. Tapos, dun sa bagong oil filter, nilalagyan ko yun ng langis sa loob. Diba, ang iba kasi, naglalagay lang sila ng langis dito sa gasket. Tapos, minsan nga, ang ginagawa pa ng iba is lumang langis yung inilalagay dito. No, yung bagong langis, yun yung gagamitin ko para ilagay dito. Tapos nilalagyan ko to ng mga one third or one fourth para lang mabigyan ng buwelo yung bagong oil filter na meron siyang langis sa loob. Teka, wait lang. Yan, meron siyang langis sa loob. So ngayon, nagsi-circulate na siya ngayon sa loob. Umiikot siya, nababasa niya yung filter. Kumbaga nabibigyan niya ng foreplay. Ayan, nabibigyan niya ng foreplay. Ayan, yan, nasa loob na ngayon. Oh. Nakikita ko, basa na yung filter niya. Okay, tapos lalagyan ko ito ngayon. Kakabit na natin yung bagong filter natin. Ito yung pinaniniwalaan ko na I'm built different. Hindi, joke lang. Ito yung sa tingin ko, ako lang yung gumagawa. Okay? Kaya install ko lang nung bagong oil filter. At inaalam ko dun sa user's manual kung ano yung kinakailangang tightening force para sa oil filter, kasi meron yang recommended, and it is, in my case, sa motor ko is 13 foot pounds of torque. Ngayon, hindi mo yun masusukat na gamit is braso lang, kailangan mo ng torque wrench. So, ato, ako, dinumero talaga ako. Naniniwala ako sa numero kasi hindi nagsisinungaling ang numero. At kapag critical item ang hihigpitan, ginagamitan ko talaga ng torque wrench. Inaalam ko yung tightening force na kinakailangan kasi it's a critical component. So, hindi ako naniniwala sa tansya-tansya lang. Hindi pwede sa akin ng
pwede na. Kailangan scientific process. Ibig sabihin, may numero. Kung may data, gamitin yung data. Kung may information, gamitin yung information. So, ihigpitan ko ngayon yung oil filter ko. Na-hand-type ko na yan. Pero, gagamitan natin ng tamang proseso. Kung ano yung nakalagay, 13 foot-pounds of torque, sinet ko na sa 13 foot-pounds of torque. Ihigpitan natin using the right amount of torque. Hinay-hinay lang. Yun. Nag-click na yung torque wrench ko. Yun. May click na. Ibig sabihin, naabot na namin ang 13 foot-pounds of torque. And that is good to go. Okay na okay ako dyan. Ibig sabihin, nahigpitan yan ng tamang tightening force. O, so, pupunasan ko na lang at tatapusin ko na lang yung ginagawa ko. Alright, so, katulad ng ginawa ko sa oil filter na hinigpitan ko using the proper amount of tightening force recommended by the user's manual, meron ding tightening force ang oil drain bolt na nakalagay sa user's manual. Ngayon, kung ang CF motor ay nagsinungaling at mali pala yung nilagay nila doon at napahamak ang motor ko, pwede ko silang habulin. Kasi the user's manual is a legal document. Hanapin nyo yung sa kung video na ginawa tungkol saan. So we are going to use a torque wrench. This is the best way to do it. Hindi pwede ang tansya-tansya lang na I have 50 years of experience. Yan. Mekaniko na ako nung panahon pa ni Magellan. No, hindi pwede yun. Torque wrench. Denumero tayo. Denumero. Hindi magsisinungaling ang numero. Scientific process. Yun yung ginagamit ko. Hindi pwede sa akin ang pwede na. So ngayon, higpitan natin. Ang nakalagay doon ay 22 foot-pounds of torque. Wala namang masama kung susunod tayo sa numero, di ba? Kasi kaya nga yan na-recommend eh. Yan, o. Kumagat na agad yung 22 foot-pounds of torque. Yan, okay. Eto, dito ako natuwa. Kasi yung original na hash mark ng coming from the factory, nandito. Pag hinihigpitan ko to ng 22 foot-pounds of torque, naglilinya uli, nagtatapat uli yung hash marks. Ang ibig sabihin yan, coming from the factory, yan talaga yung higpit niya. 22 foot-pounds of torque. So, paano pa ako magkakamali, di ba? So, good job, CF Moto. Coming from the factory, tama yung higpit nyo sa nirecommend din nyo sa service manual. 22 foot-pounds of torque sa drain bolt. Yan o. Tugman-tugma yung hash marks. Yan o. Nagkiklik na ang... Yan o. Tugmang-tugmang-tugma. So, ibig sabihin, tamang-tama higpit niya. Okay? So, ito, kapag gumagamit ako ng scientific process, na napakasimple, hindi naman to rocket science, di ba? Hindi naman to Albert Einstein. Pag gumagamit ako ng numero, denumero, yung merong prosesong sinusunod, hindi ako nagkakamali. Alam ko hindi yan malulustrate pag inalis ko ulit sa after 6 months. Alam ko hindi yan kakalas sa highway kasi alam ko tama ang higpit niya. Yan, eh. Kumakagat na yung torque wrench. So, yan. Torque wrench. Kung ikaw ay may sasakyan at ikaw ay nag-DIY at kung ikaw ay may motor at ikaw ay nag-DIY, kung wala ka nito, bumalik ka na lang sa saya ng nanay mo. And this one, ito sa tingin ko yung nakakalimutan ng madami. Yung used oil, ibalik nyo dun sa pinagkuhanan nyo ng new oil. Dahil dapat ang used oil ay dinidispose ng maayos. Sa tingin ko, bibihira ang gumagawa nito yung nagdidispose properly ng kanilang mga pinagpalitang langis. Saan nyo ilalagay ito? Tatapon nyo sa kanal, sa estero. Ibubuhos nyo sa sarili nyo, sisindihan nyo ng lighter. Ang gagawin natin, itong used oil, i-dispose ko properly. Babalik ko sa Shell para i-dispose nila sa kanilang disposal plant. Okay, so gagamitin ko lang ulit yung embudo. Ah,
eh, pasensya na kayo, ano lang to, yung lumang cabinet na, lumang Durabox eh. So alam ko ito, yung mga dumi-dumi na nakikita ko ngayon is dumi lang ng Durabox, pero yung langis mismo, kita ko, ang pino pa oh. Ang ganda pa. So, good job sa Shell Advanced Ultra 10W40. I mean, I can recommend this oil kahit na hindi naman ako endorser ng Shell at hindi ako sponsored ng Shell, pero Shell baka naman. And I've been using this oil for 1 million times na. Isang milyong beses na ako nagpalit ng oil sa motor ko. And ang ganda pa rin ng performance ng langis. Oh. Kung ano yung nilagay kong langis, yun din ang ibinalik sa akin. Kung 2 liters yung nilagay ko before, 2 liters din yung ibinalik sa akin. So, ibig sabihin, hindi ako nakaranas ng inuubos yung langis, kinakain yung langis, o nababawasan yung langis. Wala. Nasusunog yung langis. Wala. Look, 2 liters. 2 liters ang kinarga ko dati. 2 liters pa rin hanggang ngayon. Yow naman! Talaga naman! Ka-cute naman eh! Ka-cute! Ka-cute! Kagandang tingnan! Yan ang pinamagandang tanawin na makikita mo kapag ikaw ay isang rider. Ang malinis na langis! Ngayon, dito sa mga series ng videos na to na ginawa ko, hindi ko pinapakita sarili ko kasi naka-brief lang ako. So, hindi nyo man yung gustong makita yon. Ang gusto nating makitang lahat bilang mga rider ay ganyan. Malinis na langis. Okay, anyway, eto, share ko sa inyo. Ang mga motor ay kanya-kanyang paraan para ma-check kung sila ay nasa tamang level ng oil. Okay? Merong mga pagkakataon na merong dipstick dito, yung ibang motor, yung iba naman kailangan dapat naka-side stand, yung iba dapat naka-center stand, yung iba naman dapat ay nakatayo yung motor, katulad nito, nakatayo si Octavia. Believe it or not, ay nasan ba yun? You know. So, naka-balancing ngayon ng motor ko, basta may iniingatan ko na lang kasi baka tumbahan ako eh, habang nag-vlog. So ngayon, kitang-kita ko na yung oil level ay nasa pagitan nitong guhit sa ilalim at guhit sa taas. Ito. Yan dalawang guhit na yan, yung mga hash marks na yan. Tingnan natin. Wait lang. Lapit natin. Yun. According to my manufacturer sa CF Moto, dapat daw ang oil level ay nasa pagitan ng dalawang to. Kitang-kita naman natin. I-ayos natin yung angulo ng camera. Yan. Diyos ko po, pagka-cute tingnan. Alright, yan. So, nandyan sa pagitan ng hash marks na yan. Alright, so sana may napulot kayong kapakipakinabang. For now, Diyos ko, ang pagka-cute mo. Ibig sabihin ito, mag-ride na tayo. I'll see you on the road. I'll see you on another video.